dito tayo ngayon sa Macau side. So, pupuntahan natin ngayon yung Copa Coffee. First time ko dito. So, tara, pasukin natin. Copa Coffee is a coffee store born and brewed in Macau, offering traditional coffee favorites in dairy or non-dairy versions. Hello, how are you? I'm fine. So, Pilipina po, Pilipina. Welcome to Copa Coffee. Okay. How can I help you po? First time po, gusto po namin malaman namin yung special, special pinila. Sure, alam ko na yan. Best seller ni dito. Gusto ko mag-coffee actually, pero iced coffee. Iced coffee, perfect. Ano muna yung special na ninyo? Our Portuguese tart. Yung Portuguese tart with cinnamon powder on top. Portuguese tart. So, kailangan daw lagyan ng cinnamon on top. Yan. Bakit kailangan lagyan ng cinnamon? Kasi to bring out the flavor. Kasi yung normal tart, yung egg tart sa Macau, at least egg tart lang. Wala siyang cinnamon on top. But this one is very different. It's like the original recipe from Portugal. Actually, same thing siya sa Belém na Portuguese tart. I have been to Portugal sa Lisboa. Nandun yung pinakasikat na, pinaka-old na gawaan ng nata. Same, most likely same thing siya. So those who want to come to Macau, so you should try this one. Special ang nila. Portuguese egg tart, no? Yes. With cinnamon on top. Try ko. First time ko makakain ng egg tart with cinnamon on top. Masarap pala. 12 Macau dollars. 12 Macau dollars per piece. Sulit. Tapos si prepare for espresso, $20 lang. So, by 32 Macau dollars, meron ka nang nangyayang lang. Okay. Pansin siya, anong oras kayo nag-open? We open at 8 and close at 8. So, 8 to 8 sila open. But close on Sundays for now, but we will start September to open on Sundays. Okay, so by September daw, open sila daily. So, yeah, para araw-araw na lang sila. Tama. Bali, most of the customers are Portuguese kasi may mga Pilipino. May mga Pilipino local, pero mostly here is mga Chinese, mga locals. But in the other side, the other branch, sa Taipa, it's a mix. So bali, may another branch sila sa Taipa. So this is in Macau side. So dalawa sila. Same lang nung second floor. Yes. But that one was 11 years. 11 years. So this one is very new. We opened on May 6th, grand opening. 2019. Yeah. So they just opened last May 6th, 2019. So medyo bago pa sila. Ito yung mga special things sa place. With colder, ice blended, may smoothies at all. Smoothies? So yung price nila, hindi naman siya pricey for the government. Ano yung They also have base selections. They serve breakfast as well as lunch. Gusto ko i-try itong Copa Vanilla Toffee Latte. Copa Vanilla Toffee Latte? Wow, perfect. Kasi meron siyang different flavors. Caramel, hazelnut, and vanilla. And with this one. Ano natin? Siya ay... Right. Ito? Sa pinakadulo. Yan. Ito yung order ko. 38 Macau dollars siya. Tapos yung sa'yo ay... Ano yun? Banana. Ano dito ba yun? Mm. Banana. May mango. Shake siya. Shake.
First time kasi ito sa China. Masarap na na. Sarap na. Ayun. Saka ito, vanilla. Na may banana. Banana muffin. Hati kami. Titipid kami. Ito, ganda ng place. Maraming mayaman tayo. Galing kaming ward. Gutom nang siguro. Hindi namin alam kung ano sa gawin. Ito namin kaya natin mamaya. Kailangan naman kasama kayo. Pwede naman may mini library. Pwede ba saan naman? Pwede naman provided na po. Sa second floor, meron din silang mini library, meron silang reading books, at most of them donated daw ng mga customer nila. I will buy one butter cookies to try, okay? 30 da? How much? 30, 33? 30. 30 Macau dollars. Okay, that's all for today. So, for those who want to visit in Macau, opposite lang sila ng FIT building. So, thank you again, Ms. Suki and Ate Michelle for accommodating us. Your Portuguese actor is really, really good. Thank you naman. Salamat po. Salamat po. Visit us and try. Thank you so much. It's a must try. You should. Okay? See you in my next video. Bye!